Nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad para lipulin ang mga naninirahan sa ilalim ng EDSA-Ortigas flyover, kabilang sa kanila mga minor de edad. Darito ang exclusive report ni Jay Sabale. Nagsagawa ng joint operation sa DSWD, MMDA at PNP kasama ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong, Pasig at Quezon City para linisin ang Ortigas EDSA flyover mula sa mga bata at mga matatandang naninirahan sa ilalim nito. Sa isa rin po dito, yung kapag nakakaroon ng joint operation, tumatawid sila sa ibang kabila. So hindi na po yung jurisdiction ng Mandaluyong na medyo hindi na rin po sila po. Wow. Ngayon po, nagkaroon po ng plano na joint operation. Joint operation po. Yan ang kailangan talaga natin, sir, na kukunin din natin yung mga pinagtutulugan ng mga mendikat dito. Dahil kung mahuli natin sila at makakabalik, babalikan nila yung mga gamit nila. Sa pinakasulok ng flyover na di pansinin ng mga dumaraang motorista, nakuha ng mga operatiba ang mga kalan, upuan, panig at ipapanggamit ng mga nakatira sa flyover. Hindi bababa sa 20 ang bilang ng mga na-rescue ng mga operatiba, kabilang na ang 15 bata. Kasi dito sila natutulog, sir, eh. Alam naman natin yung area medyo delikado sa mga bata. Kaya ngayon nagkaroon tayo ng reach out para ito ay parte ng programa na report sightings of street children in Metro Manila ng DSWD. Pwede i-tweet ang mga makikitang street kids sa @SaveStreetKids. Para mas madaling gawa ng aksyon, maaaring gamitin ang ganitong format at @SaveStreets at exact name of street, nearest landmark, Metro Manila City, time of sighting. Sa Twitter account din na ito ay maglalagay ng update ang DSWD sa loob ng 8 oras kung na-rescue na ba ang mga street children na inireport. Para sa Unang Balita, Jay Sabale reporting.